What's up guys? Alam naman namin, hindi kami nag-commit to make an episode today, pero masyadong mainit yung labanan kahapon. Kailangan. Kailangan. Kasi ako... Si Messi. Ibang laban. Iba pala yun. De, pero matindi din yung kagabi. Puyat kami lahat, honestly, kami tatlo. I'm sure a lot of you guys are also puyat din kayo, not because of basketball, but because of football. Pwede natin pag-usapan yung mamaya. But, cover kasi ako ng San Miguel kagabi. So, uli din. Nakasama ko daddy mo. Oo nga. So, palipat-lipat kami. Pag nag time out dito, open ko yung YouTube ko, nodulit kami, tapos balik. Tapos, lagi na lang pagkada bukas namin, laging ganun yung lamang, hindi nagbabago, pare. Lagi 30, 12, ganun. So, medyo nag-enjoy naman kami doon ng daddy. Oh. But then, yeah, we covered the San Miguel game na nakaisa na yung San Miguel, so 2-1 na yon. And then yung Ginebra was in control the whole time. So this is basically not, baka hindi kami mag-PBA masyado today. This is, I want kwento. I want kwento because both of them were in the venue. And alam naman natin, sobrang wild niya ng kagabi. Sobrang wild. Wild, bro. As in wild ng traffic sa Inaris. Well, o nga no, bro. Anong tatalo dun? Dun pa lang, bro. Kumusta na? On the way and outside. Ano oras ko umalis? Umalis ako 12:30. Dumating ako sa area ng mga 2. So, tumambay muna ako sa bahay ni Coach Ryan. Ano lang, kasi snack lang. Tapos pagpunta, pucha, parang puzzle, oh. Nakaliwat kanan, ano. Dun sa loob na o dun sa labas? Both. Bakit? Ang nakakatawa, yung mga nakapasok, yayabang, di ba? Yung papasok, nakapark kami sa loob. Pauwi. Ipit pala sila doon. Sa kayo nagpark? Ako sa labas na, Sa labas na. Sa labas? Nagka-clamp doon, ha? Buti sumugal ka. Buti hindi nag-clamp. Yung isang store, kakilala namin yung owner. Pinasok namin. Mas makapal mukha ni Jaggy. Oh. Yung kapatid ko, nag-park sa Pandi Manila, bumili ng 2 pandesal, lumabas, dumiretso Inares. Pagbalik nila, galit na galit yung mga Pandi Manila. Bumili na lang ulit siya ng 2 ulit. Diba? Para 4 na. Hindi na. Umuwi na. Talo. De, pero malapit ako actually nakatira dito sa Inares. Eh, but I couldn't make it. Okay. Kwentuhan niyo naman kami, bro. Kumusta yung vibe in the arena? Ang aga ni Bayless doon. Sobra. I think Bayless has the behind the scenes and then Juanito has the as a fan. So as a part of the production team, kumusta yung vibe? So una maaga ako kasi like I said last ep, I covered for the news, which was man quite the experience, bro. Like iba rin pala talaga. And I'll say why later. So yung pumunta ako ng maaga. Sumabay ako kay Sir Vic, yung boss namin. Kasi ang sinabi sa akin, yung assignment ko is that I'm gonna cover the latter part of the game, which is yung mga last 2 minutes. Naka-standby na ako doon. Abangan ko na yung buzzer. Hawak ko na dapat yung mic. Background ko na yung court. Kung sino man manalo, doon ako sa side na kung sino yung lamang. Eh, sobrang lamang sila tran. So, lumipat na ako. Third quarter pa lang kami. So, nakaabang na ako. The last 2 minutes, dapat lalabas na yung confettis and all. Tapos, pack, banat na. Intro na. So, one take lang dapat yun. Kasi di na ulitin yung confetti eh. So, iba rin yung atake dun. Live yun? Tapos, Recorded as live, yeah. Okay. Tapos mamayang gabi daw ipapalabas. So yun nga, confetti and all. Tapos yung assignment ko after that is kung saan pupunta si Litran. May it be the dugout or may it be to wherever they went kagabi, which was yung sa church. Tapos doon pa sa dinner, kung saan man sila magse-celebrate. Initially bonfire daw. Pupuntahan namin lahat yun, yung crew and ako. So, to record and cover the whole experience ng Letran na ito yung ginawa nila, yung finals and wherever they went and how they celebrated. Yeah. And this is how season 98 men's basketball ends. Parang ganun yung take nila. So, kaya ka nandun sa celebration? Maaga. Oh, and tsaka rin ako maaga kasi hindi na ako nagdala ng kotse. Sumabay na lang ako kasi alam kong, yun nga, palipat-lipat ng lugar, yeah. Baka
may iwan ko yung kotse ko, kailangan ko pa bumalik ng Inares and all that. Vespa. Di ka nag-Vespa. Oo nga, hindi ka nag-Vespa pala. Vespa. Di mo dinala yung Vespa. Mahirap na bro, mahirap na. Di ka dinala yung Vespa mo eh. Sa Inares pa mo, baka mamaya hindi lang side mirror mawala doon. Actually, nag-text ako. Sabi ko nga saan, kasi nga last time nung nag-champion, I went to the victory party dun sa Intramuros. I thought sa Intramuros. Ayun, akala nga rin namin lahat. So, syempre, kung magdadala ako coach or yung Vespa, babalik pa ako ng Inares oh, para mabunin. Yun, diba? Si Dina. Boss, galing Hinebra, dumiretso ng Antipolo. Oh, nandun siya. Kasi, ano eh, parang medyo lopsided naman yung Hinebra game. Eh. Actually, the first time. Nakabot ka. Nakabot siya. Ka. Nakita ko pa may story may pa si Fran. Si, ano, oo, si Fran. Oy, sa dami ng stoppages ng first half, aabot at aabot ka talaga. Eh. Grabe, ang tagal. Mamaya, napuntahan natin yan, mamaya. Ang tagal ng first half. Ang tagal ngayon, talaga, bro. Actually, bro, parang halftime na kami, which nag-start yung sa amin 4:30. Ah. Kayo 3, di ba? 3:30. So, 1 hour advance kayo sa amin. Bro, halftime, parang sabay tayo nag-halftime. Nagulat ako pag tingin ko, ba't halftime din sila? Sabi ko, kala ko 4:30. So anyway, tapos natin yun. So, afternoon, kumusta yung... mamaya na natin yung victory party. Sorry sir, mamaya natin pa-usapin. Oh, hindi. During the game. Hindi, kasi yung, yun nga, kaya ako maaga. Tapos, medyo, when I went there and I was early, medyo nagkaroon ng maraming difficulties on the production end of things. Kasi, I mean, logistics pa lang eh. Game number 3, biggest game of the season, tas ibang venue kagad. So, sipin niyo yung mga cameramen, yung crew, pag nasa fill oil yung mga yun, well, yung nasa fill oil sila, they would go to the venue 9 or 10 a.m. Kasi di na, na-set up na nila eh. Pero ito, yung lumipat ng Araneta, yung game 1 and 2, 5 a.m. pa lang, bro. Dapat, ano, nandun na sila. Oo, nag-aayos na. So, paano? Ginawa nila ulit yun sa Inares, tas ganun din ulit. Tapos, grabe yung props din sa production. Them, bro. Props, syempre, props din. Kasi nang aga nila tapos stressful kasi biggest game of the season so kailangan walang mali and whatsoever. Di pa nila alam yung mga problems they happen mid-game na. Hindi mo naman nababago yun. Anyway, kaya maaga. So lahat din medyo hyped and stressed at the same time. But then, yung nandun na, yung nag-start na yung game, are we gonna talk about the game already? Kasi gusto ko na pag-usapan yung letran eh. Yung Juanito, Juanito, yung ano mo, gusto yung as a fan, yung pagpunta mo doon? Pagpunta as a fan. Well, ako, we were all, ang dami namin bro, as in, ang daming Gregorio, ganun namin kamahal si Will Gozum, ganun na siya kapatid si Alan ng nga, pamilya. Si Alan nga lang yun doon saan. Oh, wala, iba, napunta sa PBA. Si anak ni Coach Ryan nandun, ano, so, ang dami namin. We were all wearing green, ha? Taga-UP kami lahat. All wearing green. Pero yung first stress talaga yung traffic. Yung traffic, ang sikip, nagbabottleneck. So kami, kinakabahan na kami. Parang, shit, 2:55 na. Pero knowing the NC, mga 3:30 pa. May concert pa eh. Pero going in, dun ko na-prove na mas maraming letranista sa Shoot First community. Oo naman. Mas maraming letrista. Okay, baka, de bro. Baka yung mga binild lang. Hindi, lumabas wala, lang. Wala lang masabi sa yung binild. Wala, kasi wala lang masabi. Talo tayo lahat eh. Talo tayo lahat. Pwede. Talo eh, talo. Pero talo. Going in pa lang, wala pa nangyari sa game. Go boss, binild entry ka ha. Ako naman, okay lang, confident pa ako eh. Confident pa. So, wala pa. So, mga nakadalawa na ako nun. Boss, binild entry ka. Pero wala, confident pa ako. Nung halftime, boss. Lumang 20, di ba? Lumang 20. 20 na. Kaya yung isa brad nakapila sa banyo, ha? Haba ng pila ng banyo. Umakbay saan, bro. I hated how you picked the needle. But look, lamang sila eh. Pero may point naman talaga, may point. Totoo naman. May point. Yung after game, dun dumami, dun naglabasan lahat ng shooters. Dun naglabasan lahat. Iba yung feeling, iba yung... Yeah. Parang ngayon, doon ka na. Hindi, confidence lang. Confidence lang. Ngiti-ngiti ka lang. Sakay ka lang. De, pero like, ano nga, I love how it becomes a thing when we predict tapos mali. Tapos parang nang-aasar sila. Masaya. Kasi wala, basketball related naman talaga yan. Mali ka talaga. Yeah. And I love how, sa Shoot First naman, you know, madalang naman. All love naman. All meron love. Lang mga nakakalusot na pa ilan-ilan, pero like in person, yung mga taong talaga lalapit sa'yo, mga ano yan, mga talaga mababait. So paano nalaman ni na
Nina, sino yung mga notable people na nag-ano sa'yo? Yung pamilya ni Coach Bonnie? Yun, bro, yun. Atin yun. Ano una, dumaan. After game na yun, dumaan lang sa akin yung ano. May mapit sa akin. Sabi, boss, ano, nito? Mali ka, mali. Mali na ano. Sabi ko, oh, sa mga shoot first community. Eh, nagkataon, parehas kami nagpapadie down ng parking. So, same area kami. So, parang lumapit ulit sila. So, parang may kipagkwentuhan. So, noong una kwento, nagbibigay ako ng inputs ko sa game. Sabi ko, galing ni Brent. Ganyan. Sabi ko, pwede din mo sinabi, banu naman ni banu nung coach ng letter. All of, out of nowhere, biglang sabi, ay, pamilya nga pala kami ni Coach Bonnie. Buti wala akong sinabi. Pero okay sila. Props to you. I think, sobrang ano, sobrang big shoot first fan sila. Pero iba. Iba yung experience as a fan. Yung mga pamilya ko actually nagulat. Kasi, UAP, at least kami ni Jaggy, the whole season, nanonood kami. Eh, dinala namin ngayon yung mga pamilya namin na UAP. Nagulat sila nung, sabi nung isang pinsan na bata, kuya, bakit nagmumura sila? Hindi mo naman maano, matakpan yung tenga, di ba? Biglang minumura nila yung referee, di ba? So, iba, it's a wild, different experience, but, must try. Oh, so, next bro, season, guys, must try. Iba. Iba. Walang bati-bati. Actually, Letran, I have a lot of, kumbaga may investment din ako sa Letran in terms of like people. Because yun nga, even from last season, nung doon kami sa victory party, umiinom si na Coach Bonnie, medyo may malasing na si Coach Bonnie. So ano siya, parang, oh, lagi ako nakikinig ng ginagawa ninyo. Okay to boss. Gaganinan niya si Coach Alfrancis. So alam ko na very, and of course, si Coach Jeff Napa and all those. So meron kong an investment sa Letran. Hindi ko alam ba't kayo nagbinil. Di ako, Letran ako all the way. Moved. Nagbinil, bro. Nag-iba yung kulay mo. Nag-iba yung tono. Sila lang yung nasa personal lang doon. Ako, quiet lang ako. Nung natali Letran, sabi na natali yung build, sabi ko, patay ako sa community. Brad, lahat ng pang-aasar, kumbaga yung mga Letranista, gusto nila tayong hanapin. Oh bro, legit. So, ano, asan si Baylis? Asan si Mikey? Si Baylis kasi, pwede mo sabihin nandiyan lang yan sa loob. Asarin nyo rin. Si Mikey ang malinis. Oo, malinis ako. Mikey ang malinis po dyan. Sa community lang ako patingin-tingin eh. Si Baylis nagtatrabaho eh. Si Baylis nagtatrabaho. Ako yung nandun sa exit, nagpapalamig, nagpapaantay na mga ano yung fans. Ako yung na... Parang kada may dumadad, nanakinig ba ito ng shoot person? Pag nakatitig sa'yo, ano ba ito? Parang abangan ka na sa labas eh. Pero bro, I wanna know, honestly, alam ba yung mga sinisigaw? Kasi sa TV, inuulit-ulit ko pa, ang kagandahan sa YouTube ng GMA is pwede ka mag-rewind. So, pinire-rewind ko kahit na may chant, tapos pinapakinggan ko talaga. Ano ba yung mga sinisigaw, bro? In all honesty. Ano yung mga sinisigaw? The same. Bro, nauna yung binild sumigaw ng chant. Wow! Ano yung chant ng binild? Tiyakin. Oo, oh, kasi si ano, sila si... una. Yung pinakaunang may nasasahig. Si ano? Nasaga. Yung sinipa ni Sanko. Hindi, ano, latter na yun, pero not sure if ginawa nila yun. Pero yung sa simula na ng game, meron ng... Ang binil daw na. Karalipyo. Di ba, pagkatanda ko. Iyakin. Oo, sila pang nauna, nagulat ako. Tapos, ano yung mga sinisigaw na Letran? Ano pa yung mga sasagutan? Iyakin din. Iyakin din. Tapos meron din mga iba pang sinasabi yung... Inulit nila yung referee. Oo, referee. Inulit nila. Nulit nila. Twice. Diba, pero may isa twice pa silang sinabi. Di ko na naiintindihan yung isang chant. Eh. Ewan kong natanda. Oo, yung kay Will. Oo, di ko maintindihan. Sobrang may chinachant sila. As one yung chant na. Oo, pero di ko as one yung chant. Pero lahat nang nandun sa binil side, di wala kang maintindihan. Pero towards, goes towards Will. Either towards kung towards Will or towards sa ref eh. Towards sa ref. Basta may tawag nun eh. Sobrang pero sabi. Ang ano nun, actually I think pushed ang pep squad of both teams to die down the chants. Ah, anuhin. Malalakasan. Hindi, as in, pag siyempre, mga fans sa dadala. So yung mga pep squad, mabilis, relax, bawal. meron yung Letran na time na sinisimulan pa lang nila yung squatter, two times pa lang. Nag-nabila ng all-out, tinigil. So, it's not as wild as 1 and 2. Kasi dinadie down ng pep squad. Nag-wave? Nag-wave. Di mo naman yun eh. Wave, nag-wave. Nag-wave na, oh,
Babalik namin. Yeah, hindi na abot sa vinil. Hindi na abot sa vinil. No, but what I love about this, kasi ikaw, Felix, yung game. Tambak naman yung time na yun eh. Yung, yung nag-wave sila eh. Para bang hindi talaga kinaya, no? From the start. Bro, ano, so if you want to talk about the game. Oh, the game mismo, bro. Because so I only watched ano eh, yung mga paisal. Let's start from the very, very start. Ang unang inintroduce, so pagpasok mo ng Inares, nakapatay pa lahat ng ilaw. Hindi mo lahat. Well, so ano na, parang spotlight lang, alam mo yun, sa court lang. Dilim, bro. Si music pa, ang weird, pare. Parang medyo, ano pa eh, 70s. Wala, hindi ko inabot yan. Saktong-sakto ako, tip-off eh. Bro, tip-off ka. Saktong-sakto talaga ako. Ano ba music yung mga? Buti din na careless whisper doon, bro. Din na careless whisper. Si Will Gozo kumikembot sa ano eh, sa warm up eh. Sabi ko iba yung ano, iba yung dating ngayon ng ano, vibe. Game, ha? So yung letran di ko masyadong nakita sa na nagwo-warm up eh. May clue lang or siguro na sa prodrome ako yun nandoon sila. But anyway. Nandoon sila yung nag-start na unang ginawa is may kumanta na singers to sing the Theme song. Yung theme song, yep. And then, introduce ng players. Ang nauna, si Benild. So, pasok yung players, di ba? JC Colliar, Prince Carlos, Ugozo, MVP, blah, 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 blah. Then, nakatayo dun yung letran sa other, ay, yung Benild on one end kasi tapos na yung letran. Yep, letran came, bro. The letran players, each and every one of them that were introduced, bro, si Louis, one of them, nakagano na kahudo. He walked, bro. Each of them. Pa walked. Rayson walked. None of them jogged to the area. Alam mo yun? Yung parang, bro, I want my presence felt. Meron silang ano eh. Meron talaga silang. May ganun, bro. May angas talaga. May angas talaga. Tsaka parang simula pa lang. Parang, hindi ko naisip yun. Dapat tayo naglakad na rin. Sana ganun yung Benild. Eh, tsaka no? Bro, yung that was the most awkward handshake. Bro, si Brent, nakita mo ako. Bakit dumaan lang? Sabi ko, tantado talaga to. Ano, isipin mo, pamangkin mismo ni Bonita nagsabi, si Brent na, walang kinamayan eh. Bro, you gotta... Wala. Like, some of the people take it personally. I don't because hindi I'm talaga, naman, we know the competition of basketball. I love how he really just like... At saka, bro, wala naman siya ever in the three games. I don't... Brent was never part of any sakitan or anything. There he was part of a lot of physicality. Pero you see the... Wala, bro. Wala siyang kinamayan. Parang ganun. Mind games si Brent. Parang dinaanan niya talaga lahat to. Tapos parang nagsiskip-skip pa siya. Like, wala ako nakikita. Bro, I was like... Tapos si Ian tuloy. Si Louis. Si Ian Sangga lang. Si Louis. San Sebastian yan. Nasta ka sa BB. Si Louis. Nakahood, di ba? Parang hindi nga lumapit eh. Bro, like I was looking for the... I knew kasi Louie. Louie, alam ko, matik yan si Louie. Si Brent, silang dalawe. Pare yung Louie, di ata lumapit, bro. So I was like, wow, iba. Yun yung matututunan ng... Doon pa lang, bro. Kasi alam mo na eh. Ramdam mo na talaga. Alam mo na, bro. Tapos, yun, the game... Ano oras ka ang dumating, Juanitz? Nabutan mo naman, di ba? Ako, 3:28. So, tip-off na. Tip-off talaga. Ito na yung ticket sa'yo, sakto. Oo, oh, pogi nung nagabot ng ticket ko eh. Bro, nakadilaw ako nun. Nakadilaw. Sabi ko lang namang laro UST ah. Sabi ko, bro, safe tayo. Diba? Safe. Dilaw tayo ba? Kasi, tama. So, kumusta yung game? Kumusta yung game itself? Magsimula yung laro. Since naabutan mo yun naman, Manits, you can vouch na yung simula ng game, pwede pa eh. Steady pa eh. Pero, the first 5-6 minutes. Laban pa. Tagal lang. Okay, Parang ko pa yun. Tagal lang. Pero, kasi, ako siguro pwede yung magsilita ng masama sa Benil. Tagalasal ako eh. Pero parang bro, medyo na ano ako eh. Parang disappoint ako somehow, some way, bro. Sa team? In general, bro, sa linaro nila. Like, parang, in general lang. Para sa akin na, we didn't see the CSB team that we knew that would show out. Alam mo yun. Kumbaga na, ano, na-affect sila of the Game 3. Game 3 eh. Diba? Oh, Game 3. Siguro iba yung vibe. First time. First time. In short, actually, lumabas yung inexperience nila. Parang ganun. Lumabas talaga yung inexperience nila. Both coaching staff and players. Both. Yeah. There were times na nakita ko yung nawawala yung composure ni Coach Charles kasi, alam mo, he set a game plan. Hindi masunod ng players dahil sa
sa ano, so pati siya na frustrate siya eh. No, frustrate din siya. Kasi, so bro, as a coach ah, like Coach Charles, very composed, alam natin yan, very prepared, well prepared yung team na yan. But as a coach, when you get in the game and your game plan is not working at the moment, it's also a risk to change it right there. Tapos game 3, wala nang bukas. So if you risk to change it on the fly, that's a bigger risk pa nga eh. Sa totoo lang eh. So parang nagigets ko siya mo, baka Coach Charles was in the middle of ano, papalitan ko na ba to completely or laban na natin to kasi wala na eh. Alam nga naman ngayon pa, di ba? I think one of his biggest decisions that game was in the second quarter with 8 minutes left. Nag-three fouls si Will eh. Okay. Nag-three fouls na si Will. Tagal niya na ko po, bro. Tagal na ko po. No, the whole second quarter, hindi na siya binalik. Tagal, tagal. So, which, you think he could have... Nangahin si isang galang. So, you think he could have risked it na? Ako, honestly, dapat sinugal na. Kasi nung lumamang na ng 15... I was already feeling na pucha. Mm, oh, kasi matatalo ka na lang din eh, no? Kung wala kinain, si Will. Kinain sa loob ni Caralipio, ni pero, Tanggalang, pati ni Santos. Pati si nung Santos. Bro, pati yung Money. Bro, lahat yung Ariel. Lahat. Ang bigs kinain talaga. Lahat. Kinain kasi dahil sa bigs. Corteza. Wala na si Curtis yun eh. Curtis wasn't even present as much. Oh. Corteza, kumusta? Hindi masyado. Corteza was the highest pointer, bro. 14 points. Yun yung highest point. Pero kasi Corteza, ako ah, Corteza cannot really do that great if Will is not. Kasi, okay sila together. Dahil, no? Dahil ilalayo ni Will yung depensa, nagkakaroon ng space si Corteza. Same with, ano, now, if the eyes are on Corteza, hirap na hirap siya. Kaya yeah, nag-crap si Corteza ng fourth eh. Bro, eto. Para sa akin, yung pinaka-biggest adjustment ng Letran na kailangan natin bigyan ng diin. Kasi ito yung feeling ko ah, na nagbago ng buong complexion ng laro at di naka-adjust yung Benilde. Bro, so pick and roll. Rule nila, switch all the way. Bro! Oh, as in big man, pupunta na sa small? Big man, bro. Gagamit si Naibin ng screen. Papantay sa kanya si Habillionar. So mag-aayos na sila. Oh. Ah, so na nasasuck in sila dun sa trap na mag-aayos. Tapos ginagawa pa nila, hinahabol nila, one hit, hinahabol nila, Euro sila, di ba? Euro Benilde. Mag-amit ng single-double, tapos binigay sa bola sa wing, or tapos pag gumamit ng, pag pinasa sa gitna, para i-reverse, kunyari kinuha ni Will sa gitna, ang magsiscreen, yung other guard. Para kasi switch all the way, mismatch. Mm-hmm. Si Will, bro, first quarter pa lang, first few possessions, atakihin niya, nahibitawan. Next possession, nasupal ni Louis, di ba? So, bro, so parang, yung parang plan A nila to attack or to play against the rule ng ano ng strategy ng Letran, hindi na gumagana. So parang doon pa lang na-rattle na sila. So, nag-gamble din sila Letran. Nag-gamble sila sa switch all, bro. Na big man, babantay. Hindi nila talaga, bro. Hindi pero gumana yung gamble. Gumana yung gamble. Nabigla yung Benilde, bro. Nabigla yung Benilde. Ako, as much as I love Coach Charles. We all love Coach Charles. Out-coach ni talaga, Coach Mori. Feeling mo ka out-coach, bro. Out-coach. Okay. Out-coach. What yes, I love about Coach Charles is he never makes excuses. That's what I love about God. Actually, may group chat kami na medyo tumitingin-tingin lang ako. Bago lang kasi ako dun eh. Pero like, I could see him. He was very, we sucked eh. May ganon. So like, hindi siya... Yeah, bawi kami. Oh, he didn't meddle. Walang reasons. Hindi siya nag-meddle dun sa... Hindi, kasi letra ganyan. Wala, like, we sucked eh. So, wala. Bawi. Hopefully next year. Parang ganon eh. So, although, we could say, when it's, although, okay lang naman na sabihin na out-coach si Coach Charles, pero ako, I'm more of, they were outplayed. Outplayed, the players were outplayed. Well, both actually. Both, I would say both. Both ways. Hindi, kasi if you're outplayed, then the coach needs to make adjustments as well. Diba ganon naman yon? I mean, yeah. You gotta give it to Coach Bonnie naman talaga. I think, the vet and the... a newcomer. Ganun naman yun. And man, I think it's no secret that Coach Charles is the future. He's gonna be a future coach of the year of the NCAA, one of the best coaches for sure, along with sina Coach Yuri, Coach Gilbert. So I think Coach Bonnie is just on another level at this point. Bro, kalaban ni Coach Bonnie si Coach Boyet eh.
Diba? Yun yung mga kalaban niya, bro. Ibang era. Ibang era. Ibang era na. Coach Topek, sinabot pa niya eh. Oh. Coach. Bro, yun yung kalaban ni Coach Bonnie. Ito, mga bago eh. Actually, ito na nga yung mga bago, no? Si T.Y. ang kalaban niya nun. New age. Oo, eh. Kasi Gilbert was the assistant of Topex. Charles was the assistant of T.Y. Yuri was the I think. No, Ateneo siya. But still, eh. Ito yung bagong batch eh. And if Coach Bonnie does decide to, you know, okay na siya. Kasi may ganung nakita ko yung article. Ito na yung mga bago. May ano eh. Parang feeling ko siya yung last of that batch. Ay, Coach Egay nandun pa pala. Diba? Coach Egay. Tama. Araya. Egay. Oh, yun. Kasi Coach Mike Sagigit, bago na din. Bago na rin. Si... Iyak, mabana na si Coach eh. Bumaba na si Coach Mike, Oliver. Coach Oliver. Bumaba na si Coach Oliver. Si Coach Louie, relatively new, at least sa JRU. Hmm. Yeah, parang yun na yung mga sunod. Verhelmineses pa yung mga nakasabay that. Coach Cholo. Coach Cholo. Classic din. Siyan si Coach Cholo? Ay, OJ. Barreliano. Ay, Cholo Martin. Sorry, Coach Martin, Cholo Martin. Oh, yun. Classic si Coach Cholo. Pero like Coach Jerry pa ata si Coach. Hindi naman. Pero yeah, I mean, I'm just saying like Coach Charles, I think is next in line in that. Ano. So, we'll see if mag-ano pa si Coach. Ano. Pero like yung players mismo, how is the vibe? Wala ka sa mga dugout, Bayless, kasi hindi ka nag-cover ng team eh, no? Hindi, pero gusto ko pumunta sa each of one of them. Oh, bro, and pasukin mo. I wanted to go, pero sabi ko, best I could do is not to go anywhere kasi pag pumasok ako... You have to go to the other side. Oo, tapos parang... Tsaka pag pangit naman na halfway ng usapan sa kabila ako, tapos parang... Pero alam ko for a fact na alam ng Letran players na nagdinil tayo. Alam nila. Bro, kahit alam nila yun. Nakakatawa. Kasi nag-champion dahil sa atin. Nakakatawa talaga, bro. Like, ang dami kong ka-text kahapon. Si Louie, si Brett. Ngayon, nag-message. Si Fran. Si Fran, naka-night-night pa dun sa labas. Taranta talaga. Tawa-tawa talaga ako dun. Pare, nung nakita ko, gago talaga. Siguro ano yun? Mga tipong third quarter pa lang yun. Feeling ko lang, May araw pa eh. Oh, bro. Like, kumpiyansa na siya. Piyansa na. All the way it was playing naman. So, piyansa din naman talaga. So, with Pinilag, bro. Like, it's all about si Will. Oh, bro. Sige. Ikaw, wait. So, sige, first quarter, it's safe to say na steady lahat. It was a ball game first quarter. Second quarter, lumayo na. Umupo si Will ng matagal. Kind of disappointing how Migs wasn't as much as... Oh yeah, Migs Oxford wasn't. He was cold. No, he wasn't just cold, bro. He wasn't aggressive. Like if he were a little more aggressive and if he could have found his touch ng konti, babago yung dynamics ng offense nila. Eh. Yeah. For me, yeah, like so si Pastoran for me, I would give props to because he was the one that was steady or yung talagang naging backbone ng ano kasi siya yung maghahanap ng guy or he would step up when the big kailangan ng tira but para sa akin bro right after nung halftime right after nung second quarter dugout sila paglabas ng Letran same vibe lang usual game ganun si Letran Benild oo bro yung Benild paglabas sila ng dugout Aaron na nag-shooting. Heads down. Yung tatlo ata nakababae ulo. Tambak kasi sila eh. 27-7 run ata. Parang ganoon yung second quarter. That was a wild second quarter. Ano talaga? Parang bro, ito naman. Tinamaan sila ng inexperience talaga. Game 3, bro. Game 3, tinamaan sila. Kumbaga this is something that they can carry over. Oh, kaya yeah, lang dahil sure. Mawawala eh. Sino ba mawawala? Will feeling ko wala. Si Kuliar. Tsaka Come on, Manits. Alam ko, alam mo. Di ba kami nag-uusap? Oh, kasi pero like, alam mo naman wala na, bro. Come on. Oh, ako kasi medyo may, ano pa eh. Ito, ako, I'll talk about Will. Sige, your perception of Will. Di mo siya nakakausap pa. Sige, ikaw. As an analyst. I'm disappointed. Lalo na as a, ano, tagal ko nang kilala ni Will eh. Okay. Wala nang ever question sa skill ni Will eh. Di ba? No one... Even all the memes, there's no question about his skill. Composure the question about is his composure. And kilala ko si Will. Ang
pag napasok yung utak ni Will, puta yari. Nung na-foul trouble siya, nakita ko na nag-iba yung muka. Sabi ko, patay tayo dito. Patay tayo dito. Nanghamon na nga, bro. Nakangiti pa nga yung hamon niya. Once napasok yung utak niya, ano eh, everything gets affected. Everything gets affected. So sakit niya to high school pa lang? High school pa lang. High school pa lang. He gets frustrated. Sa UP, papasok siya, he makes one error. Feeling niya ngayon, tatanggalin na siya. So ngayon, well, dapat hindi dito. O nga, pero yung ano naman dito is yung mentality, shit, 2 fouls ako. Kailangan ako labas. Hindi na niya nakuha yung rhythm niya eh. Hindi naman niya nakuha. Ilan points sa buong game, bro? 10. Naka 10 pa din kahit pa paano. Pero syempre, 10 is, it was a de bro, yung silent 10. A silent 10. Alam mo yung, ano, sige, go Bills. De yung dulong points niya sa 10 points yun, siguro 6, 8 points yun doon, yung mga trash points na. Ah, so silent 10 niya. Dulo na. Hindi siya ramdam the whole game talaga. Hindi ramdam eh, kung kailangan. Ramdam, I mean in a sense na masyado niyang pinaghirapan. Hindi pinaghirapan niya yung 10. Hindi yung natural na, oh, lakas, si Will, yung skill. Pero headbutt niya. Nakita ko na. Tapos bro, ito ah, Juanita, you know how, ito lang, I haven't spoken to Will, I don't think he's spoken to anyone naman. Kung hindi ka niya kinausap, malamang mas hindi ako, mas close kayo. Alam mo bakit feeling ko dapat hindi na, like, move on na siya? As much as I want him to win a chip in Bidil, suspended siya next game eh. So hindi na siya pwede mag-MVP next year. Oh. Hindi siya pwede mag-MVP. Suspended siya game 1 eh. Nag-carry over ba yun? Carry over yun. Si Frank Kilim na. 5 years ago na. BB. Suspended. Pero carry over yun. So, if he gets suspended first game of the season next year, hindi na siya pwede mag-MVP. So, that would be... So, the only way that you can beat this season if you're Will is to win a chip. If you don't win a chip, and obviously hindi ka pwede mag-MVP, yung noise nung exit mo this year would be less kung next year ka pa umalis. Kasi only a chip can outweigh an MVP. True. Diba? So my part doon na parang naisip ko, so suspended siya, hindi siya mag-MVP next year. Which, if he won MVP this year, mas malaki chance niya next year, supposedly. Diba? So, pero ikaw, yung hindi mo, feeling mo lalaro pa ba? Hindi. Oh, I'm 50-50. Really. Knowing Will. If he won that, goodbye. Sure. Oh, matik yun. But knowing Will, meron pang slight, ano, kailangan ko ba? Hindi ko tingin mag-stay, ah. Tingin ko lang meron siyang ano ngayon na gut feel na. Of course, magda-die down naman yung championship. Ano, Mag-clear yung utak niya, makakapag-isip. Pero right now, tingin mo gusto ko. Meron may ano yan. Kasi, he ended... He was the only NCAA juniors and tama ba? Ah, talaga? Oo nga. Tapos NCAA juniors, panalo siya MVP, talo siya finals. Ganun din ngayon. So I don't think he wants that same storyline. Di ba? Ang sama naman. How is he the only MVP? Kasi usually nag-MVP sa juniors pupunta ng seat ng MVP. Oo nga, no? So parehong kwento. Ata, you can No, I don't check. Parang I don't remember nga an NCAA MVP in the juniors. At least from my time, wala sina Boy na Pilat, lumipat ng UAP. Oh, ano, okay, you can correct us hopefully in the comment section. But top of our heads, baka nga si Will lang. So parehong kwento. So, ikaw sige ito. As a friend, ano ang advice mo kay Will? Oo, kung kaibigan ko si Will, laruin mo na to sa pang year, bro. Ayaw ko baliktad. Hirap. Ayos ka na? Ako baliktad, bro. Kaibigan mo ako, bro. Get the bag. Ako kahapon, bro. Dami nagbimessage sa akin. Mga kaibigan ko na, ano na, parang, bro, sabihin mo si Will, kung may offer na talaga, tanggapin na. Isipin mo na yung future mo. Ako, which, bro, ito. That's a good point. Si Will, may offer siguro. Siguro magkaka-offer abroad. Meron yan mga nagtumatawag. Wala pang official, meron ng mga hello. Pero bro, wala pang contract offer. If he does decide to enter the draft,
Hindi malayong first, second, third pick. I talk to him. He's not close to it. He's not close to it. He's not close to the idea of entering the draft. Eh, kumbaga, kinukonsider niya. Open siya doon. Okay. Oh, open. Sorry. Iba yung mali yun. Yeah, yeah. Kasi ito yun eh. Kung hindi ka mag-abroad, it's because sobrang taas mong pick dito eh. Mm-mm. So, okay din yun. Tsaka wala nang ano ngayon bro, wala nang max eh. I mean, maximum. Wala nang rookie max ngayon eh. Sabi nga niya, if he's looking at the top, kasi syempre, he's also checking sino ang papasok. Pero papasok. Diba? Hindi, I mean, let's say, baka biglang mag-decide si Kobe, diba? Baka biglang mag-decide si Balti ata. Diba? Si Balti. So, yung mga yan, in consideration yan. Diba? Paano kung biglang nagpasukan, tapos feeling niya dahil ang ano, I mean, baka lang ganun yung isip niya. Nga, ang goal ngayon, I mean, no toxicity, pero ang goal ngayon is not to be the first pick eh. Oh yeah. The third pero, the fifth is pero honestly, sa totoo lang bro, okay ka din first pick. Kasi terra firma ka. Oh. Ganun din yun, parang ano. Oh, tease ka lang. Tease ka lang. Climb up the ladder. Di ba, mali mo maging Jeremiah Gray ka, bro. Agad-agad. Di ba? So, laban na. Oh, bro, it's a tough decision. Pa. Tsaka ako, talking from Will's side, there is no decision yet. There's no decision. He's just trying to cool it off muna. Think about it on its side. Tsaka I'm sure Bailey, she can attest to this. Ito ah. The fad now is KBL, D-League, T1, di ba? It's kind of cool also if you're the one who says, ayoko, magsistay ako dito. Hmm, iba rin. Mm-hmm. It's gonna be different. Parang biglang may special effect ngayon. Sa sobrang dati, when you go abroad, yun yung, wow, you're different. Ngayon parang nag-iiba na eh. Kasi everyone, Jerome, Carl Tamayo, di ba? Lahat sila, RJ, SJ, Alice. Pag ikaw yung nagsabi na mag-stay ako lalaro PBA, parang ikaw ngayon yung kakaiba. Sa totoo lang ha. Tino ka gabi. Si Sanggalang. Oh. Announce. I'm entering my draft. Wala. Sure. Boom. Sure. Lahat ngayon. Uy, si Sanggalang magdadraft. Si Sanggalang PBA. Nag-message siya kanya. Sabi niya, kuya, sana makuha. Sabi ko, makuha tayo. Dikit-dikit ka lang siya kay boss. Alam mo na yan. Hindi ka mababayaan. So si Sanggalang, sure. Si Karalipio, feeling ko sure eh. Oh, sure din yun. Oh, PBA ready yun eh. Let's run boys are PBA ready. Si Fran din. Si Fran para din. Silang built. Para Fran silang din, built bro. For the PBA. Si Fran kaya papadraft? Si Fran parang may ano, may vibe na. Alam mo naman naglaro sa ibang bansa yan. So, pero feel ko hindi na. Parang nandun ka na yun. Alam mo yun, nasubukan mo na yung overseas eh. Tapos parang bumalik ka rin dito. Diba? Totoo, hindi naman siya nag-stay doon. Among all the schools, parang medyo may comparison sa Kentucky yan eh. They build their players to be ready for the pros. Totoo, no? Totoo. Diba? So yung players sila, coming to the next level, kahit na hindi ka man sobrang binabad, hinanda kita na maging handa sa pros. I feel like they are the, hopefully no one takes this the wrong way. Take this with an open mind. They are the opposites of Ateneo. Hmm. Individually, they're ready for the pros. Yung Ateneo, mayroon kang kaya-kaya nila. Kasi baka system players sila. Kaya ka nagugulat tayo kay Will, nagugulat tayo kay Mike, kay Mamu. That. Parang, ang kakilig pala nito individually. I mean, in college basketball, obviously, they're both dynasties. Diba? Letran ngayon, third straight na nila, dynasty na yan, diba? Pero parang feeling ko, tama ka dun eh, parang feeling ko, yung individuality ng mga letran, yung prepare sa letran, talagang, sige. Yeah, if you look at Bong Quinto, di ba? Oh, si Bong Quinto, Mark Cruz. Si Balanza, Mark Cruz. Si Rakal. Nambatak. When they get there, oh. Iba yung... Tsaka hindi sila masyado nag-a-adjust. Oh, I'm not saying the Ateneo boys aren't pro-ready, ah. I'm just saying, off the bat, parang mas iisipin mo lang na yung Nambatak, obviously, di ba? Na ganun yung nilaro nung college. Ah, sure yan sa pro... Yung Ateneo boys, meron tayong kaya-kaya nila nang wala si Coach Tab. May ganong konti eh. But then again, they prove us wrong obviously. Pero yeah, yung Letran nga parang ganun yung vibe. No? So, kumbaga plug and play kasi si Letran. Oh bro eh. Parang, plug and play. So, parang si Luis Sanggalang si... pwede maglaro bukas sa ano eh. Off the bench na siya bukas kay Ian eh. Pwede. Diba? So, yeah. May ganun diba si, Bong Quinto, who would have known, diba? He was gotten a third round. Third round yan, diba? Paglagay mo sa Meralco, boom. Galing.
Individually, pero, no? Individually. Wait. So, Karalipyo, you, sanggalang, tatlo lang ba? Paraiso. Si Brent si tsaka si Olivario. Si Olivario, Olivario. Diba sila? So, si Brent, tingin mo? Kaya rin ni Brent. Ako papadraft na. Pero, ako. Si Brent, kasi has this vibe na he can bring, I mean, mag-draft siya, sure, first, second round, Brent. But he has this vibe that he can adjust to the international game. Hindi kasi, oh, to while bringing that, pwede. While bringing the Filipino vibe. Pwede, pwede. Iba yung angas ng Brent. Magaling. Brad, tsaka may shooting talaga eh. Tsaka, bro, Brent, underrated defender si Brent, bro. Magaling dumipensa si Brent. Oh, galing dumipensa. He has like 1-2 steals per game. Yeah. Pero I was never a fan of Brent. I was never a fan of Brent, UST and Lasal. Kumbaga parang sabi ko over. Hala ko nga overrated eh. Everybody was talking about Paraiso. Paraiso. Sabi ko hindi ko naman nakikita maglaro eh. Pero over. This, lalo na yung game kahapon, sabi ko magaling nga yung bata. Magaling. Over ano siya. Hindi kasi may mas sikat sa kanya. Overshadow. Lasal, si Richie. Tapos dito si... Sila Abando. Sila Abando. Pero ano yun bro, meron nga siyang intern. At saka, like being super close to like the Richie, the Rivero brothers, meron niyang nakakausap na nag-try abroad. And I won't be surprised if Richie continues to try abroad eh. So, baka nga may ganung vibe si Brent. So, sabi ni Hild, Kulyar Naive. Kulyar Naive. Naive. Yung Kulyar feeling ko, pwede. Pwede sa... Pwede magpa-draft. Oo, na may solid kang... Parang I can see a less... A poor man's version of a Matt Nieto. No, I si Kulyar, I can see a I can see a Paul Artadi role. Eh. Oh, yun nga, yung parang energy Matt Nieto guy. Na walang Matt Nieto Mike, na Matt. Yung steady. Si Matt, although si Matt, pag gusto score, so score. Yun yung lamang ni Matt. Pero yung steady, defensive, leader si Kulyar, 'di ba? Siya yung nagsasalita, 'di ba? So may ganung vibe siya sa akin. Tapos he's not a small point guard, he's like 'di ba? A combo guard oh, 'di ba? So tas batak, 'di ba? So I think he has a defensive, very good defensive ano, very good defensive. Pwede siya ano, pwede ba siyang ping? Ping Eximiano ganun. Oh. Hindi, si Ping hindi talaga point guard. Pero dosi ping eh, dosi ping. Ping. Pero see, off the bench, 'di ba? Energy. Off the bench. Depends, although may point ka doon. Ay tama nga no, Matt Nieto. Ay, hindi ko kayang sabihin na Matt Nieto or Paul Artadi is a lesser Matt Nieto, bro. Iba yung Paul Artadi nun. Iba. Ako, I would compare him more to the Paul Artadi. Grabe, depends sa speed, has a finish, but has to work on that shooting. Has to work. Grabe yung ano kahapon. Grabe yung drop nila. Talagang grabe ba? Blows out. Ah, talagang wala. Ano? Blows out. Ah, brains. Talagang disrespect. Daming ano. Rondo ni Rondo, Brad ni Rondo. Rondo ni Rondo. Okay. Talagang... Drive lahat, yung tao ng point guard, humelp ka. Humelp ka. Kasi pag, help. Kaya nga nagsiswitch eh, di ba? Pag switch kahit maliit yung didepensa sa big. Okay lang, sige. Binibigyan so, namin sa inyo labas eh. Binibigyan nila kay Kulyar. Old school Chris Ross. Old school. Old school Chris Ross. Yung wala pang anong Chris Ross. Paul Artadi. Paul Artadi Pure Foods. Pag hawak ni Paul Artadi, kahit 3 steps back ka. Pure Foods Paul Artadi. Yung UE Paul Artadi, hindi mo pwedeng step back yan po. Tangina. Pero like, yeah. Dumadunk pa nga yan. Oo, oh, totoo. So pwede si Kulyar. Feeling ko pwede si Kulyar backup point guard. Yeah, I see Kulyar with a good backup role. I see Kulyar with a good backup. Matalino eh. Very high IQ. Si Naive ang medyo iffy kasi maliit. Sorry, Bailey. Hindi, maganda yung ugali ni Kulyar. Ay, oo, maganda yung ugali ni Kulyar. Very, ano, very positive, very leader, gano'n. Di ako, kung ako na nakita sila ni ano ni Franyu, nag-abot ba sila sa UE? Oh, nag-abot. Nag-abot sila sa UE. Oh, yung ano lang, yung Naive, parang di ako ano, kasi maliit eh. Maliit. Pero gusto ko, actually ako, I like the way Naive plays. Kasi ang talino. Galing. Although if ganda ng shooting, ganda ng IQ, he has to play the one lang. Yun lang eh. If he was taller, he would be a solid 2. He becomes a tweener. Alam mo naman sa PBA, pag naging tweener ka, medyo, kasi kailangan specialty ka eh. Kung hindi ka superstar and you're coming off the bench, you gotta have a specialty, bro. Either point guard ka na solid, shooter ka, na medyo may height ka, hindi ka liability sa depensa. Pero, imagine mo si Dive, paano mo gagawin dos yun? Puta, mamantayin si Polly.
Si Paul Leon. Parang ano ba siya? Parang Hilaw na Marcy. Yon. Parang siya, ano, I can see him as a shorter Adrian Wong. I see him as a shorter Adrian Wong. Shooting. One and two si kaya Wong. Kaya nga, can you imagine Adrian Wong being smaller? Yun nga yung nakikita ko. So, parang, Adrian Wong is what, 6'2"? Yo, that's one of his facets eh. Kaya siya nasa PBA eh. He's a big I think Naive is what? 5'11"? 5'10"? 5'11 ba si Naive? 5'10", 5'11". Sa bagay, medyo on the chunky side kasi siya eh. No? So hindi siya mukhang laki ng katawan. Laki ng katawan eh. So kaya makipag-ano, but you know, the PBA. Mas sure ako doon sa Oxon. Pero second year pa lang yung Oxon. Alam ko, pero like, mas matangkad pa si Oxon, di ba? Malaki yun. 6'1", 6'2", si Migs. Putang yun, pwede yung makikita. Alam mo yun sa Kapon. So nasa cover kami ni Coach Alan, di ba? Coach Alan was telling me na if he was Migs Oxon, hindi na niya tatanggalin yung mask. Like, makikilala ka na with a mask. Yeah. Parang si Rip Hamilton. Uh-oh. Which he has a point. Tatanggalin yun. Which Coach Alan has a point. But I was telling Coach Alan, ito ah, which this is my take on the mask. This is super petty, pero the mask of Oxon. Hindi ko susotin. Kasi, pogi si Oxon eh. Tangos ilong nun eh. In all honesty bro, pogi si Oxon eh. So, sinasabi mo hindi pogi si Rip Hamilton. Hindi cutie pie si Rip Hamilton obviously. Pero like, kung pogi ka kasi honestly, pwede ka maging face of the league. Like, you can possibly be, parang ang Dave Ildefonso na nagmask. I mean, this is such a post topic ah. Pero like, in all honesty bro, kung pogi ka, long hair, bro, di ba? Like, I'm sure magtitili ang tao pag lumabas ka. Hindi ngayon kasi nakamask. Eh. So, may point lang. Yun yung pinag-argue namin ni Coach Alan, the more important things. Tingin mo tatanggalin dapat yung oxygen mask? Ako feeling ko tatanggalin niya eh. Kasi, bro, face of the league eh. Di ba? Ano? Pwedeng ako siguro ang take ko dun. Ano eh? Parang maganda sa very, yung alam mo yung parang medyo may ritual vibes yung athletes na nari itong okay shoes ka na to suot ko for hindi mo natatanggalin. Oh, I mean ito yung shoes ko for this season, ito yung lucky charm ko, yeah. Next season di gumana to, baka pwedeng this season ako si Migs Oxon that made it to the NCAA Maiden Impact. Oh, I was wearing a mask this time, I'll remove my mask because I'm like kaya, freaking ano now balik siya sa ano niya clean cut or oh, diba? Alam mo like, parang may ganun eh. Oh. Kasi parang magiiwan ka ng bagong version, ay ng lumang version mo. Dibibuha dito, parang si Bayless nagmask, bro. Oh. Okay, na, okay, naman. Bro. Di pwede. Okay na tayo. Okay, hindi pwede. Pwede. Ang mask, bro, nagdadagdag sa angas yan. Kami ni Juanito, pwede kami mag-mask. Pwede kami mag-mask. Oo, oh, puta, umangas. Like ako, pwede akong mask, tas puro tattoo ako, parang ay, angas. Pero like, di ba, kung pogi ka, hindi pa pwede naka-mask. Clean look eh, ang puti-puti eh, di ba? So, ikaw ano yun? Tingin mo magmamask si Oxon next. Kunyari ko si Oxon. May wristband pa siya dito. Swabbing wristband oh, diba? Dito. Tapos, nung ngayon yun, pari clean cut yun ah. Ang tanong ko una, bakit siya magmamask? Meron mo siya, ano? Ang alo ko sabihin ko. Ang alo ko sa ibang type ko kasi. Ginawa mo naman ako pang showbiz. Ang type ko kasi, mestizo talaga. Ano, di ba lang yun nung summer? Oh, pero bro, yung kaya niya sinusuot daw yun, kaya siya may ano rin, meron siyang ano eh, mouthpiece din oh. Mouthpiece siya, tsaka mask. Trauma lang. Wala siyang iniindal at present. Hindi kasi masakit talaga atay nangyari sa kanya. Masakit nga, so trauma lang. Parang yung goggles ko. Para pala siya. Ako. Para pala. Para palang backpack ni Coach Carlo yun. Yan, trauma lang talaga siya. Ako, walang face of the league, Kung saan komportable yung bata at kung saan siya maglalaro ng maganda. Hindi nga. So, yun nga tanong ko sa'yo, bro. For the whole package nga, kung ikaw si Oxon, susuot mo ba yung mask o tatanggalin mo? For your ano marketability, kasama na yun ngayon. Hindi pwedeng hindi kasama yung marketability. Ayan na si Pranyu. Last game. Ano, for your marketability. Ako, GMA naman, di ba? Under GMA si NC. Oh. Di ba? Oh. Have two faces. Your basketball. Wait. Oh. May mayabang. Oh, may mayabang. Nah. Oy, maghay ka na. Ay, tanga. Ay, pinatay. Ayan. Side type. Yung three-time champion. Kasi, oh. So, dalawa. Bakit dalawa? So, ngayon, yung basketball face mo, ako si Maskman, ako si Batman. Yan ang nickname niya eh. Batman eh.
Then in-nickname niya Batman. Ngayon, after ng game, interviews, boom, tanggal ka ngayon. So yeah, para kang si ano, so yung ritual ni Boss Al Francis. Diba, nakatali yun? Tapos pag nanalo, tatanggalin niya, lulugay bigla. Sa kamayan, bro, nakalugay na si Coach Al Francis natin. Dalawa ngayon yung face mo, yung basketball self mo. Oh, mask ako, ito ko, angas, diba? Iba yung ano, parang si Zorro. Tapos biglang pag ano, pag interview na, best player ako, tanggal ako mask bigla. Tangin na coach na coach, brad eh. Baylis tayo, simple lang yung explanation natin. Si Juanito Barry may analysis, tangin na. Ganito yan. 50-50. May demographics pa eh. Oh bro, parang may ano pa eh, no? May insights. Kala mo parang ano, si Instagram Juanito, post. May ano sa ano eh, no? Parang may gumagunon sa... Oo. Oh. Kulang na lang, may pie chart. Yung dadin. Ito, tawag niya yung bata natin. Buksan natin ito. May habang ito ngayon. Ayan. Wait, buksan natin. Uy, mag-camera ka. Ayan, oh. Okay, baka so, lang over. Ang three-time champion. Ang three-time champion niya pala, mga kaibigan. Nandito na po. Nandito na po. Nakainom ba yan? Good morning daw. Maganda gising mo, Brad. Ang ganda ng ngiti. Mabahaba daw tulog niya. Woke up a champ. Wala. Slept a champ. Woke up a champ, bro. Kumusta? Anong... Mabash na naman ako. Mabash na naman. Anong messages mo sa mga supporters ng Letran na galit sa amin pa? Hindi naman galit. Pero like, nag-binild entry kasi yung dalawa. Uy, walang iya. Ako kasi nagletran ako, letran talaga tatlo. Ako, bro. Tatlo. Susumbungan niya ako. Anong messages mo sa mga taga-letran na nanonood ng Shoot First? Narinig niyo ba siya? Oo, oh, narinig. Ayan, bro. Anong message mo, bro? Sa letran community, maraming salamat sa walang sawang suporta. Sa kahit sa pagpunta doon sa Inares na sobrang traffic at sobrang layo. Oo, sobrang traffic. Para sa inyo, championship na yun. Sa Binil community, meron kang ano? Oo naman, meron. Yan. Pasalamat ka, Brad. Sa Binil Jan community, maraming salamat sa magandang laban na binigay nyo. Maraming experience na natutunan. Sana makuha nyo na after 20 years ulit. Ano ba yun? May shade doon? May shade? Ang ganda na rong simula eh. Ang ganda na rong simula eh. Ilang taon? Ha? Ilang taon bago nila ng champion? 22, di ba? Oh, so 22 ulit? Hindi, 23 na. Next year. Next year naman daw. Kasi wala ka na. Wala na siya. Malakas pa daw yung Letran eh. So in 23 years ulit. Tsaka. Oo. Oo. Ang ganda nung simula, Brad. Oh, Brad, ako siya. Bro, nilinis mo yung kano, yung kalsada ng Inares, Brad ah. Hindi. Ewan ko nga paano ako nakauwi. Paano ko nakauwi? Bro, ito, question to. Ito, seryoso. Kanina na pag-usapan lang namin. Anong quarter ka humiga dun sa labas ng Inares? Fourth quarter na ba? Bakit may araw pa, Brad? May araw pa. Fourth quarter, five minutes. Ayun, nakayari nun eh. Ang dami nakayari. Ayan, siya. Saan siya tumambay? Saka daw tumambay, bro. Kotse, sa kotse. Sa kotse lang. Nandito ka sa labas lang. Sa labas na Inares. Nanunod ka lang ng ano? Nagiinom na ako noon. Nagiinom na daw siya. Pre-game eh. De, pero yan si Fran, you guys. Sobrang bait niyan. Ano lang yan. Congrats, Fran. Congrats, Fran. Congrats daw, sabi nila, boys. Ah. Congrats, Fran. Pero ito mas matindi. Oy, si Jaggy. Si Jaggy. Chismoso talaga ito. Fran, ito matindi kay Fran. Ito, bago ko siya pakawala na. Ito matindi kay Fran. Nag-post ka hapon sa Facebook. Nag-ahanap daw ng ADB 160. Sabi niya, sorry, napindot up. Lahat daw. Looking for ADB 160. Mukhang nalaman na yung bonus, Brad. Kita tayo soon, ah. Anong itsura mo nung sinabi ni Boss Al Francis yung bonus niyo? Laking ngiti mo. Napastory siya, eh. The best boss. The best boss ever. Best. Brad, congrats, ah. Thank you. Oh, enjoy ka. Kita tayo soon. Ingat. Soon. Yeah, si Fran niya, napakasayang tao ngayon. Naghahanap ng ADV 160. Bro, ang ginawa ko nun. Nung nakita ko yung post niya ngayon, sinerge ko kagad, ano yung ADV 160? Honda yun. Motor yun, di ba? Tama, motor. Motor. Mukhang masaya si Fran niya. Ay, looking for eh. Pero, yeah, I think in all of this, you gotta love the sportsmanship. Kaya nga ako, yung, I think the fans,
not really all, but some of the fans, they make it more than just what it is. Eh. Yung players, bro, nakita ko si Brent after the game, kinamayan lahat, si Coach Charm. Kinamayan, yinakap. There is no animosity between, you know, these players. Bro, si Brent Lasaliano, inangat pa rin yung kamay niya, alma mater. Yeah. Medyo ano, awesome. I wouldn't comment that. You can't question the competitiveness lang talaga. No? I think people just put too much weight on it. Na-invest lang yung mga tao, bro. Na-invest lang masyado. Pero after the game, okay na yung, like, wala naman. I don't think there were really naman. Fights. Magaling din yung Inaris eh. Hiniwalay nila yung parking eh. Talaga? Ba yun? Oo. Oh, di ba, when it's, bro, pagpasok mo na Inaris, mabilog kasi yun eh. Oo. Oh, tapos may statua sa gitna. Sa kabilang side, binild. Sa kabilang side, Letran parking. Ah, so okay, pati walay. Parking, niwalay. Galing ah. Magaling. Hindi nila naisip yun sa San Beda Letran? Bae. Walang parking baka, sa Phil Oil eh. Iba yung San Beda Letran. Hindi, pero like, you gotta give it to the Binildian community. It was a solid vibe. Props to Letran, props to, ano. Binil. Tapos ang ano is, yung solid doon, unlike the UAAP nga, na mix. This was totally 50-50. Oh, sa UAAP parang may blue and maroon magkasama. You're not gonna sit with the Binil people. You're not gonna sit with the Letran. Indifference talaga. Yeah. So yung asaran is iba. But after, I mean, I'm speaking for the people there. And the people sabi I know. Letran, yung tapos, uwi, ana! Uwi, ana! Pero after it was clean eh. After it was clean, good game, ganyan, wala. It was all foreign games, di ba? Yeah. Of course, hindi lahat. Shout out. There's still a fine line. Meron kasing mga tao that goes beyond what's needed. Lalo na sa Facebook. Meron talaga. So, yung mga ganyan, guys, I mean, there's always this fine line. And we don't want, lalo na dito sa shoot first ba, peace and love. Huwag naman natin masyadong personalin. Kinuhukay pa natin yung mga tao. Peace. Right? Pero nagbati ba yung Gozoom tsaka yung billionaire? Ay, malabo siya. Yeah, I don't think so. Si Abilionar, bro, medyo may pag-asal pa sa doon. Si Pao, nagsuot ng t-shirt. No, but I love it. I love it, man. I mean, I'm sure there will come a day na magkikita yung dalawang tas magtatawanan sila. Uy, nung finals, di ba? Sobrang wild. Pero you gotta love the Draymond Green Jamorant vibe. Yeah, I was gonna say that. Diba? No, bro, si Draymond din, di ba? He wore like this quickie shirt. Pero gagago lang yun. Ang gagago lang after the end of the day, di ba? Kaibigan niya si LeBron. I don't know though, baka pag okay. Magkikita sa pros yan dalawang yan. Tingnan natin tayo natin yung panahon na yan. Pero yeah. Si Abilinar nag-binyod ah. Diba? Oo si nga eh. Pare, nahukay pa nga yung picture na yun. Grabe rin talaga internet. Never loses, man. Pero yeah, solid. That was a solid season. Good job to the NCAA, GMA. Yeah. That was a solid season. Bro, sa Letran pala, yung halftime. Kwento sa ano nangyari dun? Kasi tinanong ko yung each side eh ng halftime ko ano nangyari kasi ako bro ba naman tong Binild bro parang sabi ko tara tama. Konting libog naman pare tapos so tinanong ko sa Binild si Coach Charles was more on the like wake the fuck up guys something like that and kay Will parang mayan parang nagpapakain kayo lahat gitu ganyan etc sa kabila sa Letran bro. Tumawag si boss sa speaker. Tumawag siya, bro, making his presence felt to everyone that he's there supporting and all that stuff. Sabi ni Boss Al, sabi daw niya, maiksi lang to yung phone call eh. Sabi daw niya, basta kayo na bahala dyan ha. Parang yun lang yung tumatak lang na breaks yun. Hey, that is the power. Ito, looking at the graduates, where do you see them ranking in the PBA draft? Obviously, Gozum to me is top 3. If he... Gozum is top 3. Could be top 1 if walang bumalik. I think coming out of the batch. Sino ba ang batch na graduating? Saan? Both college. I think Will could possibly be number 1. 1, 2, 3, yeah. Hindi. Unless magto 2-3 lang siya kung may babalik. Si Bearfield, unless... Yun. Yung mga ganun. Pero right now... Between college, UAAP, NCAA, na graduating, I think Will is... Yeah, lamang. Safe. Lamang. Or safe. You up ba? Or do you safe. See Lu, do you see Luis Angalang as a first rounder? Oh. Wait six lang. To si, 10? Si Save. Kunyari magpa-drop. Si Save, I'm feeling ko magda-drop to
a late first rounder. Seryoso ka ba? Kasi injured. Eh, kunyari kasi healthy. Susugal. Ah, healthy top 7. Would you take Zave or Will? Depende sa both healthy. Team na lang. Both healthy. If I'm okay, I'm just if I'm Terra Firma, who can I plug and play? Terra Firma inuna. Wala, yun yung talaga. Reality. Pag naghinebra tayo dito, marami matatawa sa atin. Ah, sige, kunyari, I'm taking Will, no? Kasi si Save, ano siya, complementary. Si Save, so pang ano eh, Japet eh. Diba, Meralco, ganyan, lagay mo sa... So, si Save would be a good top 3 to 5. I'm even taking Galinato over Save. Sa PBA, ah. Sa For PBA. Real, bro? I'm taking Galinato over Save. Bro, wow. Galinato is the next Ali pick. Galinato is the next Ali pick. Kaya lang, ginapshot yung malapit ang tira. Ginapshot, iputan. Ito, you are taking Save or Sangga lang? Zave ako. Zave ka. Zave could play from the outside. From the out, yeah. Si Louie, bro. Need to work on your right hand. Oh, kailangan niya. May mga kailangan ano yung pa si Louie. Pero yung where can you see, ano? Caralipio. Think, Second or first? Hindi, pare. Si King underrated, pwedeng late, bro. Pwedeng late first to second. Oh, parang ganun sa akin. Early second. Early forever underrated, no? Forever underrated. Brand new. Ay, na mahirap. Itong mahirap, Fran. Daming lalim ng PBA sa guards ngayon. Ito, as much as I love Fran Yu, but we're talking about PBA and obviously... Bro, you need to, you know... Yeah. Ito ah, PBA. I'll go first. I see him mid-second. As ito. Talented as he is, malalim lang talaga yung guard. PBA ito eh, PBA. Oh, you look at all the teams right now in the PBA. None of them need a top point guard. None of them need like their premier point guard because all the slots of top point guard, premier point guards of the league are taken. You need a backup point guard. I'll take JC over Fran. Ano na? Kung backup lang, ha? Ooh. Backup, ha? Because it depends sa... Diba? I'd rather have a tall point guard who will defend, set it up. Of course, Fran is a better... facilitator, he's a better scorer. I think he's more efficient if he's the one that has more of the playing time and the ball. Yun nga kasi, ito kasi yung difference eh. Ito, sinabi ko to dati, Mikee TV pa lang eh. It's either your skill set is for a top point guard or your skill set is for a backup point guard. Now, if your skill set is for a top point guard and hindi mo kaya yung Jason Castros of the league or medyo malayo ka pa, nandito kasi ilalim. Kaya sa akin, totally different category yun eh. Hindi yun, Fran is better than JC, JC is better than Fran. No. Iba yung laro. Oh, iba yung laro eh. Yung category ng backup point guard, you're talking about the, sino ba mga backup? Simon Encisos. You're talking about the Brian Heruelas, the Kib Montalbos, diba? The Anjo Karams. Yun yung pinag-uusapan mo eh. Lagang JC. Accepted nila going oh, in. Oh, bro, ano? Accepted mo na yun yun. Si Fran, bro, ito magaling na quarterback eh. Starting quarterback, magaling. Kaya lang, now, you think about it, if you're gonna be starting quarterback, sino mga katapat mo, Eli Tenorio? That's why, that's why I put JC a little higher. Because of that, ano lang. Pero kung may team ako ngayon, top point guard ang hinahanap ko, edi Fran yung ako, obviously, di ba? Ako, yung angas ni Fran could be needed to some teams na sinong walang angas sa PBA, bro? Hindi, at ito, I mean, ito pa. Meron ba sa PBA ang aangasan ni Fran Yu na maaangasan kay Fran Yu? Hindi, it whole different ngayon ball. Ngayon kasi, siya yung senior ng NCAA. Whole other level. Talaga siya yung angas ngayon. Talaga kahit sino mga point guard dyan, kaya ko. Pagdating niya doon, sino aangasan niya? Si Gio Halalon? Si LA. Si Mark Baroka, no? Si Coach LA. Marahimik ka dyan, bata. Yun yung akin, bro. Si JC, I can see as someone na pupunta lang ng practice. Susunod, maaga. Susunod lang ako, dedepensa lang ako. Oh, kuya, kailangan ba ng ano, dedepensa ako? Wala problema. Pag binigyan siya, ngingiti lang. Oo, ngingiti lang yan. Si Fran kasi, medyo may ano yun eh. May angas eh. So, yun yung naiitong difference lang. So, pero, you know, I see JC lang as someone na susugal ng team na may, ito ah, may point guard na tayo. Available yung JC. Kunin na natin, tingnan natin.
Malay natin. Mukhang okay naman dumipense eh. Diba? Or... Eto. Go. Sige, go. Okay na. Paraiso. Yan ang complimentary player. Well, ano kahit ni Paraiso, bro? Six one. Mga single, magkasing Liza ni Migs. Oxon halos. 6-2 ganun. 6-1. Ah, okay. Not bad. Would you still get him in the first round? Let's say you're late first. Let's say you're... sino pa mga late first dyan? Alam mo, sino pwede ko? Meralco. Mga Converge, bro. Ay, lalim na ng wing ng Converge. Although bata niya. Pero iba eh, bata niya yun, bro. Although bata. Sino shooter nila? Wala. Mike Di Gregorio. Alin Bulanadi. Oh, si yan, Converge. Oo. Si Anmisi. Baka... Anmisi. Oh. Eh ano ba gusto ni Coach Aldin? Yung maangas eh. Ako nakikita ko yung Brent Paraiso. First round, second. Sa ano kaya? Sa Northport? Okay ba si Brent? Sa Northport? Pwede rin, no? Kasi Latran connection. Pwede rin. Tsaka second group. Pero hindi. Kasi ang dos ng... Sino mga dos ng Northport? Sina Paolo Kevin Taha. Ferrer. Paolo Taha. Si Paolo Taha nga. Hindi masyadong ano recent. Hindi masyado eh. Ang kagandaan kay Brent, may shooting. So I see him in Converge. And you know the up and run and gun. I see him in Converge. Mm. As a fan, I want him in NLEX. Please, NLEX. As a fan ba yan? O as ano? As someone affiliated to NLEX. As the son of a high position in NLEX. Ganun ba yun? Kung mga ano pa siya. NLEX, galaw tayo. NLEX, galaw tayo, please. Bakit tayo kita mo siya sa ano? Pero bro, yung kasing kagandahan kay Brent, di ba, Juanito? Kailangan. Parang kahit anong system eh. Pwede. Kailangan ng angas ng NLEX, bro. Daminin natin. Sa bagay na wala. Kailangan ng personality ng NLEX. As good as Kevin Talas is. Ano si Kevin? Yung demeanor niya, kawaii eh. Di Rose yun eh. Di ba? Letranista yun, pero hindi obvious na letranista yun. Pero naninira yung hayop na yun. Yun ang tatanggalin. So, okay. Maninira, pero nakangit eh. Yan yung mga Chris Chu eh. Na maninira, sabay sorry eh. Puta. De, pero... Tama ka doon. I think the angas. I think NLEX needs a little personality. No, everybody's Coach just Frankie, basketball players. Coach Frankie loves those players, ha, yung maangas. And I think kung hindi naman mag-early first round si Brent, eh, no? So mga ganun nga, NLEX, Converge, Rain or Shine. How do you think he would fare with Ateneo boys? Mamuyak, Mike. Okay lang yun, tropa na yun. No, but I would... Eh, kisama yun. Bro, yung Brent Paraiso, bro. Tapos coaching. Tapos... Bagay. Tangin na, baka basa ganda. Bro, tapos laban yung ano. Si Ivo Belga yung may backup sa'yo pag ano, no? Pag naninira ka, nasa link ka ni Bo. I love Sean, pero we're talking about playing the wing position. I'll take Brent. Sean is forced to play the wing eh, di ba? Hindi naman siya pwedeng 4 eh. Oh. Brent na ako. Tapos stress mo naman si ng Batak o si Mike. I think pwede lumaban sa Gian, Si Gian. Si Gian din, si Anton nandun din eh. Hindi, 1-2 si Anton eh. Tapos Gian is 2-3. Si Coach Yeng pa, pwede siyang gumamit ng tweener as the one. Di ba? Si Gabe nga, winawan niya eh. So pwede ba i-one si Brent? Parang Chris Tew. Di ba? Kasi yeah. Si Brent magulang, matalino, magulang, may shooting. Parang Christy nga. Mm. So, pwede rin sa rain or shine. Pwede rin or shine. Pwede, pare. Tapos gusto pa naman nila yung mga bata, di ba? Tapos may angas ka ngayon, which gusto nga. Tuwan-tuwa siguro si Bobelga. Ako na doon si Brent Paraiso, no? Ganon? Oo, tuwan-tuwa si Bobelga nun. That's a good conversation. We'll talk about yung PBA draft. When they all... Makainuna natin sila. Puro pala may over sa... Mock tayo soon. Overseas tayo pala soon. Lahat eh. Sure. Sure may mock tayo soon. Mock tayo soon. Lahat sure ng posible na ano, magpadarap. Sure yan, bro. Sina Bearfield, sina Will. Hindi. Usually gumagawa kami ng mock pag ano na, may class na talaga. Kasi uulitin mo pa. Oh, last year. Diba? Last year. Doon ako na booty call eh. Oo nga pala, no? Oh. Ang dami nga nating mali eh. Uy, tama ako kay Calma. De, pero, yeah, it was a great season. Congratulations to NCAA. Congratulations to Letran. To all the coaches, the fans, the players of Letran.
all the way talaga ako sa inyo. Hindi ako nagduda kahit isang beses. Anak ng baba. Wag ako. Sabi nga sa UP, wag kami. Pero sa Binil the community, also the players, the coaches, congratulations, man. Like, sobra. 20 years. 22 years. Man, that's... 22 years bago sila umabot ng... Ay, bago sila nag-champion. Pero 20 years... Yung finals. Yung parang final four ata. Or finals. That's crazy. Kasi, pero, man. That's crazy. Man. Higit na long dekada. Will, kung naikinig man, kahit na siguro medyo disappointed. Mahal ka namin, bro. Team 3, I'm proud. Proud of you. Know, nakita ko lahat ng paghihirap ni Will to get to where he is. Na kahit maraming memes, I'm proud of you, Will. I'm proud of you. This season, nasulit yung alis niya sa UP. Mm-hmm. Kasi yung last season, medyo masakit. Nag-champion pa UP. So there was that, you know, that little... Sana hindi umalis. Although I completely understand ba siya umalis kasi masikip talaga eh. Pero the MVP and all that is vindication na. Okay. Okay ako, magaling ako. Nabangko lang talaga kasi masikip talaga sa UP, di ba? So, gotta give it to Will. Props to Will. To all the graduating players of the NCAA, congratulations. Good luck, guys. Man. Good luck. Good luck sa mga susunod na galaw ninyo. I think Will is already gonna play sa PSL this week or next week. Eh. So, mabangan din natin yun for Pampanga Royce ata. Mm-hmm. Yeah. So, yun. Thank you very much again, guys, for all the support sa mga lahat na lumapit kay Bailey sa Juanito sa game kahapon at sa mga lahat na lumapit sa akin sa BGC. Mamaya, guys, kahapon. UP fight. Mamaya, UP. Ayaw nga pala. Takit sa idol. Juanito, puta, 0-3 ka na, bro. 0-2 pa lang, 0-2. France tsaka, ano, so guys, pa lang, France tsaka yung Binil. France niya tsaka yung Binil niya talo. Sinasabi ko, wala, di ka talaga lilipat natin ngayon. Ngayon, di ka lilipat natin ngayon para lang matanggal. Kapamingin ng UP. Kausap ko yung mga UP. Kasama ko si Malik kahapon eh. Kasama ko si Malik. Bro, wag lang. Kasama ko si Malik. Kumatali yung UP today. 0-3 ka na, bro. Hindi matatali UP, Brad. Sinasabi ko lang. De, pero mamaya, it's gonna be exciting. Ano, 6 o'clock? 6 o'clock. Woo! Well, alam nyo ba, yung Christmas party ng Rain or Shine inusog? Kasi aalis daw ng maaga yung mga mamuyak, asistyo, nieto. Tapos sabi ni Coach Jairi sa akin, ni Boss Jairi, tatanggalin ko lahat yan pag natalo yung ano. So baka tanggalin. So by the way, Anton, Mike, tsaka Mamu, pag nat... Warning lang, yun. Natalo yung UP mamaya, baka lang wala na kayong kontrata after today. Yan na, yun lang. Sinasabi ko lang sa inyo. Pero like, hopefully, nag-enjoy kasi NCAA season and also, mamaya, we'll have an episode tomorrow talking about yung champions mamaya. So, really exciting. Alam niyo na yan yung prediction. One time. All right, guys. Meron pa ba kayong mga kailangan shoutout? Yung mga nag-hi sa inyo kahapon? Okay, mga hindi, mga ano. Na, dami yan. Na nila, guys. Nakikita na nila, na-experience na nila yung blessing and the curse. And the curse, being bro. Part of shoot first. Alam ni Javi yan. Bro, kwento ko lang mabilis. Sinabi ko dun sa group chat natin. Kasi itong specific na nagpa-picture sa akin. So, talagang pinlano niya siguro sa utak niya kung paano niya sasabihin sa akin. Iba kasi kay Juanitza, yung napadaan lang. Parang, bro, parang ano ha, letran, sabi mo, CSB kayo ha, ganito. Bro, sabi sa, sumama kasi ako sa letran, tapos nagsimba ka sila post, repeat madness, sabi ko nga. So, nagsimba sila. Nandun na kami, nakasettle, natapos na yung misa at lahat, tapos may lumapit sa akin. Nagkita na kami nun sa court ha, yung nag-celebrate. Sabi nung, pwede magpa-picture na, no? Don't shoot first. Sabi, oh, naman, gito ganyan, picture tayo. Gito ganyan. Tapos after ng picture, kinamayan pa niya ako, thank you. Sabang kinakamayan ako. Sabi niya, Wait, naglag ka. Ganda ng kwento. Manits, natigil eh. Hello, wala. Pag-pick mo na blue balls kami, hayop ka. Wala, naglag na tuluyan. Sabi nga niya. Yung worst possible time ang puta. Andali, bago bumalik si Bailey, sige muna dito, pasalamat ko. Shout out ko na yung mga tao na na-meet ko, si Luis de la Cruz, kapon may nagpapa shout out, Batang DM Maniacs. Happy birthday sa kapatid ko today. Ayo nga pala, Jan. Happy anniversary sa parents ko kahapon. Si Daddy nagtrabaho pa rin, si Mommy nanood ng NC, pero anniversary nila. Tapos happy birthday, Mom, tomorrow.
So yun, yun. So I love my note. Vince, tapusin mo na yung kwento mo. Tapusin mo yung kwento mo. Nakatoko ka na. Hindi ko alam sa natigil. Basta bro. O, ano yung sinabi sabi niya? Sabi niya, sabi niya. Saktong nung ka natigil eh. Sabi niya. Sabi niya. Kinamayan niya ako. Habang kinamayan niya ako. Sabi niya, iligdan niya ako sa mata bro. Sabi niya, so, CSB pala. As in, nasa simbahan kami noon ha. Nasa travel kami. Mapapractice yung ngiti ninyo bro. Yung yung gusto mo nang mawala. Gusto mo nang mawala bro. Yung kaba ko dun sa kapamilya ni Coach Bonnie tan. Medyo iba yung ano. Ay, pamilya nga po pala kami ni Coach Bonnie. Actually, letran talaga ako. Letran talaga ako. Manonood ka mamaya? Ako manonood ako. Puta, masarap. Marami-rami na naman yan. Marami-rami na naman yan mamaya. Puta, masaya yan. Meron yan mamaya. Hindi, pero yung pick ka naman eh. Safe ka naman. At least, eto ah. Wala pa ako nami-meet na shoot first natin eh. Lahat na nami-meet ko na shoot first fans. Puro UP. Ang kinakagalit lang sa akin, sabi lang nila sa akin, bro, bakit ba kasi UP entry ka ng UP entry? Pwede ka mag-UP entry. Hindi mo, natalo tayo game 2. Tama ka pa rin naman. So may pag-asa pa yung mga prediction natin. Kaya medyo nagtatago ako kasi di ko alam kung sino mga galit sa akin. Natatakot ako eh. Pero all love, alam niya naman yan. Whoever wins later, bro, mag-enjoy tayo. I'll be happy. Either way. I love BJ, Dave, Ange. I just really want a better game compared to yesterday. Gusto ko the wire. Yun lang, down the wire. Kung pwede ulit tayo magkaroon ng game-winning shot, I'll take it. Pwede. I'll bro, parang it. Ano, yung World Cup dapat World Cup vibes. I want another JD Kagulangan moment kung saan man last, either team, G. Before we finish, I watched the World Cup yesterday with some of the MBT. No, and what one thing they assured, sabi, when it's lalaban kami. So it's gonna be a dapat grand. Lang I mean sorry ang sabi pala when it's maganda yan bukas maganda. So they're assuring a good game guys we're excited solid NCAA season we're looking gonna forward be good to... oh and by the way sports. Go Puma episode with FU will come out on 23 so that's on Friday guys okay, so abangan ninyo yung ano alright. For Baileys, for your audience, the name is Mike Chris. Take care of yourselves. Take care of each other. Peace and love. And we'll see you all tomorrow. Good luck, mamaya. So, Ateneo. And FU. And UP. All right. We'll see you all tomorrow.